Welcome back to my channel. Tara, gawa tayo ng Thai milk buns. Para sa ating dough, ito lahat ng mga ingredients. 500 grams ng flour. 100 grams ng brown sugar. 2 teaspoon ng instant yeast. 3 tablespoon ng milk powder. Mix lang natin itong mabuti bago natin ilagay yung ating mga liquid ingredients. Ito tayong warm milk. 250 ml. Then, mix natin dito sa 1 teaspoon ng salt. Halo na natin itong mabuti. Then, ilagay na natin dito sa ating dry ingredients. Sunod na rin natin ilagay dito yung ating 1 egg and 1 egg yolk. Lalagay lang ako dito ng 10 drops vanilla essence. I-mix na natin ito mabuti. Once na nahalo natin ito, then pwede na natin itong masahin gamit ng ating malinis na kamay. Masahin lang natin itong mabuti para maging malambot yung ating buns or tinapay. Pwede na natin dito isunod ilagay yung ating butter and shortening. Ng shortening and 25 grams din ng ating butter. Ilalagay, nagtira ako ng konti. Masahin muna natin itong mabuti. Kapag namasa na natin itong mabuti, tsaka na natin ilagay yung natira pang shortening and butter. Tingnan nyo lang kung mabuti yung ginagawa ko. Para hindi kayo mahirapan. Lalo na sa mga hindi pa sanay gumawa ng tinapay. Ito na ang texture nito. And huwag kayong mag-alala. Dahil i-rest muna natin ito. Ayan, ganyan lang yung itsura nito. Then, kuberan lang natin ito ng cling wrap. Then, i-rest muna natin ito ng 15 minutes. Ayan. Balikan natin to after 15 minutes. Ready na yung ating dough. Then, lalagay na natin yung natirang shortening and butter para mas madaling mamasa ito. Sana mix na natin lahat yung ating butter and shortening na natira kanina. Ito ko na siya mamasahin. Pagdagdag lang po tayo ng butter dito sa kamay natin. Para hindi tayo mahirapan magmasa. Yan, mas madali magmasa kapag merong butter. Huwag na huwag kayong magdadagdag ng flour para hindi tumigas yung ating tinapay na gagawin. Tinapay man yan, buns man yan, or donut, laging yung tatandaan itong tinuro ko sa inyo na magdadagdag tayo ng kahit konting butter. Lalo na kapag mano-mano natin ito gagawin. Ayan, kapag ganyan na yung ating dough, pwede na po ito.
And ready na yung ating dough. I-rest na natin ito. Then, hintayin natin to umalsa. Ayan, check na natin to. Ayan, nag-double size na yung ating dough. Sunod natin gagawin, titimbangin na natin ito para pantay-pantay yung laki ng ating buns. Bali 50 grams bawat isa yung gagawin ko. Then, after natin ito matimbang, bibilog-bilugin lang natin ito. After natin mabilog lahat to, then takpan muna natin ito ng towel, then i-rest muna natin to ng 15 minutes. Ayan, okay na yung ating buns. Ayan, hulmain ulit natin ito. Bali, nakagawa ako dito na 19 pieces na tig 50 grams. Then, cover ulit natin to at paalsahin natin. Balikan na natin to kapag nag-double size na. Check na natin. Ayan, maalsa na yung ating buns. So, pwede na natin tong i-bake sa oven. I-brush lang po natin ito ng fresh milk sa ibabaw. Bago natin ito ilagay sa oven. And bago natin ilagay yung ating buns, kailangan naka-preheat na yung ating oven ng 160 Celsius. Then, i-bake natin ito ng 10 to 12 minutes. After 10 minutes, eto na po yung ating freshly baked na buns. Ang bango! Yan o! Yung ating pinapan. Lambot. Palamigin muna natin ito, then sunod natin gagawin yung ating milk cream. Then maglagay tayo dito ng 200 ml whipping cream, 1/3 cup ng condensed milk, 'Yan po ako dito ng 3 tablespoon ng milk powder. Yan, okay na po yung ating whipping cream. After natin mailagay lahat yung cream dito sa ating piping bag, ilagay muna natin ito sa ref. Then sunod natin gagawin yung ating milk powder. 5 tablespoon ng milk powder plus 2 tablespoon ng powdered sugar. Mailagay lahat, i-mix lang natin ito, then set aside. Malamig na yung ating buns, so ilalagay na natin yung cream. Then bago natin ilalagay yung cream, kailangan butasan muna natin yung ating buns. And ito lang ang gagawin natin. Butasan natin dito sa gitna. Hindi kayong gumamit ng kutsilyo or chopstick or kahit na anong panusok, pero mas gusto ko yung gunting para mas malaki yung butas na magagawa, then mas maraming mailalagay na cream sa loob. After natin mabutasan yung gitna ng buns, lagay na natin yung cream. Mas maraming cream, mas masarap. Huwag kayong mag-alala kasi sakto lang yung ginawa natin dito sa recipe na cream dito sa ating buns na nagawa. Spread lang natin yung cream na sumobra sa ibabaw nito. Lagay na natin yung milk powder and sugar powder na ginawa natin to kanina. Sobrang sarap nito. Milk na milk talaga yung lasa nito. Unlike sa custard and cream na nilalagay nila, mas masarap itong recipe ko na to, guys. Sana ma-try nyo ito. At actually, may kalasa ito sa mga bakery dito sa Japan. Ready na po yung ating milk buns. Titikman na natin to.
Sana matry nyo ito, guys. At mag-comment po kayo kapag natry nyo ito para malaman natin na talagang masarap itong ating recipe. Please share and subscribe na rin po for more videos. At gawan pa ulit natin ng mas masarap pa na recipe next time. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo itong ating shinare na recipe for today. See you in my next video. Bye! Pamimigay dun sa aming kapitbahay.